Hello mga kaplantilya! In today's video, ay ipapakita ko po sa inyo yung aking pag-repot ng Black Cardinal. So, nakita ko po yung mga roots ay nasa ibabaw ng soil. So, there's a need talaga na i-repot ko na sa bigger pot and into a wider one. So, para po manatili po yung kagandahan ng Black Cardinal. So, ito na po yung preparation ko for my repotting of my Black Cardinal. Pisahan natin dito yung coco cubes. Ito po yung nag-provide ng oxygen sa soil natin sa loob ng pot. So, para mag-maintain po yung moisture. And itong rice hull naman ay nag-improve ng drainage at nag-hold ng moisture din sa ilalim ng soil. No? Yun po yung purpose. At meron din tayong small stones. Ito po ay nag-catch ng air sa loob ng soil para madumami po yung roots and in that way po, madali po yung pagtubo ng ating Black Cardinal. At meron din tayong gloves. So kung wala kayong silicone gloves or garden gloves, wala kayo nun. At meron kayo sa bahay na plastic gloves, pwede rin yun. Or kung wala kayong plastic gloves or wala man kayong gloves, sa bahay, pwede rin ikamay na lang ninyo and then after repotting, after doing the procedure, magwash kayo ng hands, no? With soap and water. So, itong gloves, ginagamit ko for mixing this. And then, of course, meron tayong bowl. Ginagamit ito right after pagkatapos na na-repot natin yung Black Cardinal sa bagong pot. So, to check if totally drain. At ito, needed din. Ginagamit natin ito right after repotting, no? May water sa loob. And then ito, ginagamit pagkuha sa Black Cardinal para i-repot siya. At of course, itong bida natin na Black Cardinal, ito. At napansin ko, may bago ding bida, hindi rin paawat. So ang ganda, tumubo lang siya, tatlong dahon. So don't you worry, i-repot din kita in a separate pot. So nakita natin yung area roots, dami. So carefully po, kunin natin siya. Transfer natin sa bagong pot. Slowly lang para hindi po ma-damage yung mga roots at saka hindi ka naka-damage ng stem. Dito na po. Okay. Ayan muna natin siya dyan. Nagbigay bida din sa Black Cardinal kanina. Natumubo lang siya. So, healthy po siya. Sayang naman kung hindi natin siya i-repot. Yan, ang ganda. Nakuha natin yung roots. So, may pot din ako na-prepare sa kanya. So, ang ganda ng tubo niya. So, ito po yung pot para sa kanya. Mamaya, babalikan natin siya. So ito na po ngayon yung ating Black Cardinal na bagong pag-repot. Pakita ko sa inyo. So this is wider and bigger compared sa previous one para po makatotally spread po yung mga roots niya sa ilalim. And in that way po, manatili po yung pagka-healthy niya. That's it. Tapos na po akong nag-repot ng ating Black Cardinal. And hindi ko makakalimutan itong nagbigay bida din kanina. Itong klaseng halaman na ito is nagbigay din ito ng attraction sa ating garden. Lagyan natin ng rice hull. Okay. So natapos ko na yung pag-repot nilang dalawa.
So, check natin kung na-drain ba yung water immediately. Check natin kung... See? Nakita natin yung water? Totally, no? Na-drain siya. So, ito po yung purpose na i-prepare ko. This one. So, nakita natin yung water. Watch the entire video kasi i-share ko sa inyo yung simple tips how to take care of my Black Cardinal. So, ito pong Black Cardinal is a philodendron plant. So, hindi po natin siya ilagay sa direct sunlight. So, dapat nakalagay natin to sa area na shaded sa indirect sunlight. Dapat naka-receive po ito ng bright light, especially sa morning sun and late afternoon sun. Mas maganda po sa Black Cardinal. Kasi po, napanatili po yung color niya ng burgundy. At later on, pag nag-mature na po siya, manatili po yung almost black color. At naging shiny po siya, ka-receive po siya ng morning sun at late afternoon sun. So, yun po yung sikreto natin pag mag-care tayo ng Black Cardinal. In a week, i-water natin to twice or thrice in a week. Depende po sa moisture ng soil po ng ating Black Cardinal. So, how to check yung moisture niya is 1 to 2 inches or even up to 3 inches. I-dip mo yung finger mo dito sa loob. Tapos, ma-feel mo kung nag-maintain pa ba yung moisture. Ang tekniko kasi, pag sumama yung soil, libaw ito, nakita mo na may itim. So, pag sumama pa yung soil, eh, hindi pa natin siya i-water. Pero pag dip mo, wala nang soil na sumama sa finger mo, that means na almost dry na siya. So, i-water na natin siya. At i-maintain natin yung humidity niya. That's it po for my repotting and the basic simple care tips of my Black Cardinal. And I hope po may natutunan kayo sa aking video. And sana po ma-apply ninyo to sa inyong garden. And sana po nakatulong ito. And if you are new to my channel, kindly please subscribe. Give me a thumbs up by clicking like. So, pwede rin mag-comment kayo down below sa comment section. If you have questions about plants, I'll be very happy and I'll try my very best to give you an answer. That's it for now. See you on my next coming videos. Bye!